welcome sa ating ito ngayon, itong video na to ay para sa pasimula nung starting up your new life na 10 lessons. So, nandito ka ngayon kasi nandito ako ngayon, pinadala ko sa iyo itong video na to kasi nga do sa last na video pinadala ko nagkaroon ka ng pananalangin na sinabi mo sa Panginoong Jesus na binibigyan mo na siya ng kapangyarihan sa buhay mo, na binibigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa buhay mo. Tinatanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang Panginoong Diyos, bilang tagapagligtas. At dahil doon, yan, ay tumanggap ka ng bagong buhay. At itong bagong buhay na to na tinanggap mo ay kailangan mong ipagpatuloy. So, dahil doon, narito ngayon tong unang lesson natin. Ang tawag sa lesson na to ay starting up your new life. At dito sa pag-aaral na to ay mas makikilala mo kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus, at mas mauunawaan mo kung ano yung mga spiritual riches, yung mga kasaganaan at mga kayamanang espiritual na dapat mong makamtan sa ating sa pananampalataya. Dahil tayo nga ay spirit being from God, at ang Spirit of God ay nananahan na sa atin buhat ng tinanggap mo ang Panginoong Jesus. So, kailangan mo ngayong ma-discover, kailangan na ma-unveil sa'yo ano ang mga spiritual riches o ang mga spiritual blessings na itinakda ng Panginoon para sa iyo. At dahil sa pananalig na to na ginawa mo, pag kukonfess mo na sa Jesus ay iyong tinanggap na Panginoon, ay kasama sa tinanggap mo ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga, ang buhay na walang hanggan na ito ay kailangan mong maingatan. Kailangan huwag tayo mabubura sa listahan ng aklat ng buhay. Kaya itong pag-aaral na to ay isang paraan upang ang ating kaligtasan ay hindi na maagaw sa atin o hindi na natin maiwala pang muli. At ang pagmamahal ng Diyos ay napatunayan niya sa atin nung siya ay mamatay para sa atin sa panahon na tayo ay makasalanan pa. Diba? Kaya nga siya namatay kasi makasalanan tayo. Hindi niya tayo hinintay na bumait muna o magbago muna. Kung hindi, sa panahon na tayo ay gumon or tayo ay nasa kasalanan, ay inihanda na niya ang ating kaligtasan. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbubuwis ng sarili niya, ng sarili niyang dugo, pagtitigis ng sarili niyang dugo upang tayo naman ay makamtan. At sa pamamagitan nga ng banal na dugo ni Jesus, tayo ay justified. Ibig sabihin, tayo ay pinawalang sala. Yan. So, sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon, tayo ay napapawalang sala. Ang ating mga dating pagkatao, lumang pagkatao na makasalanan, ay nalilinis na at nababago na. Kaya tayo ay nagiging kabagay na ng Diyos. Ang Diyos kasi ay banal, tayo na may makasalanan, pero dahil sa banal na dugo ni Jesus, na ating nananampalataya tayo sa Kanya, tayo ay nalilinis at tayo ay nagiging kabagay na ng Diyos. Tayo ay nagiging banal, hindi dahil sa gawa natin, kung hindi dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. At dahil doon, sa pananampalataya nating ito, tayo nga ay napawalang sala, at tayo din naman ay, kung tayo ay napawalang sala, hindi ba? So, parang isang magandang kaisipan, hindi lang parang, ito isang magandang katotohanan na may mga dakilang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin, at ito yung mga bagay na i-discover natin sa pag-aaral natin sa spiritual nating pamumuhay. Isa-isa natin ma-discover at isa-isa na i-unveil sa atin ito ng Panginoon as we go through the lessons in our life, dito sa ating spiritual life. At dahil din sa pananalig natin na ito sa Panginoong Jesus, sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo, ay tumanggap tayo ng bagong buhay. So, meron na nga tayong bagong buhay, at ito ay hindi natin nakamtan dahil sa ating mga gawa o sa ating mga
sa ating mga gawaing spiritual o gawaing relihiyon, kung dito ay nakamtan natin dahil sa ito ay regalo sa atin ng Panginoong Jesus, nang tayo ay manalig, na tayo tinanggap natin siya bilang Panginoong Jesus at tagapagligtas, tayo naman ay tumanggap ng kaloob, at ito nga ay isang regalo, libre walang bayad, ito ay ang ating buhay na walang hanggan. Amen? So tayo ay magpapasimula ngayon ng ating lesson 1, at ito ay pinamagatang ang kaligtasan or salvation.